Mga kapuso, naaalala niyo pa ba si Lolong, yung pinakamalaking nahuling buhaya sa buong mundo? Ipinanukala ng Protected Areas and Wildlife Bureau na ilipat na si Lolong sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife sa Quezon City mula sa kulungan niya sa Agusan del Sur. Nakatutok si Ma'am Gonzalez. Hindi na kailangang pumunta sa Agusan del Sur para makita ang pinakamalaking buwaya in captivity sa buong mundo. Dahil kung matuloy ang plano, ililipat na si Lolong dito sa Metro Manila. Panukala kasi ng DENR na ilipat ang sikat na saltwater crocodile na si Lolong sa Maynila. As part of our natural heritage, dapat suitable yung facilities para sa kanya. And of course, merong informed consent yung mga communities. Nahuli si Lolong sa Agusan Marsh noong nakaraang taon sa isang search operation matapos mapatay ang isang batang babae at mawala ang isang mangingisda sa naturang lugar. Sa haba nitong mahigit 20 talampakan, kinumpirma ng Guinness na ito ang pinakamalaking buwaya in captivity sa buong mundo. May bigat itong mahigit 1 tonelada at maaari raw ito ilagay sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Isa sa mga pinag-aaralang paglalagyang kay Lolong itong lagoon, pero syempre napakarami pong consideration dyan at unang-una na ang safety. Kailangan daw lagyan ng bakod itong buong paligid ng lagoon na siguradong hindi mabubuwag ng higanteng buwaya. Makakatulong sa pag-promote ng tourism at saka crocodile species conservation. O kung maayos natin yung facility, nandun yung appropriate safeguards, lahat ng conditions ma-meet. Syempre, this is a park where people can learn about our wildlife. So, bakit hindi? Ang mga namamasyal naman sa Eco Park, lahat pabor na ilagay dito si Lolong. Sikat po yung buhayang Lolong. Okay lang naman dito kasi malawak naman yung paglalagyan niya. Yun nga lang yung safety ng mga namamasyal dito sa park. Dito po pwedeng mabuhay yung mga buhaya. Malawak po yung paglalanguyan niya. Sa Lunes, mag-uusap ang DENR at ang pamahalaan ng Bunawan kung saan naroon si Lolong para malaman kung matutuloy ang paglipat sa buwaya at kung paano isasagawa ang paglilipat nito. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.